Hi, Mom. Hello. It's good to be back. Here. I know. So nice to have you here in the Isle of Man. And with John this time, di ba? Nandun sila naglalakwacha. Anyway, behind us is, of course, Castle Rushen. Yeah, we are in Castle Town. Yes. The town within the Isle of Man. As a matter of fact, yung sa Castle Rushen, may plano si Roger na surprise ako na dyan daw kami ikasal. Wow. Okay. Kaya lang hindi na namin na-organize. Noon pa yun. Sige. Hindi talaga dito. Oo nga, parang ka nasa Amsterdam eh. Yes. Ang ganda ng weather today. Yes. So we're here. We visited the Thanksgiving in the States. So it's a good time to go to the UK kasi syempre you can take a break from the States and, you know, go away. And I was visiting you guys, checking in on Roger as well. And yes. Masaya kasi lahat tayo magkasama. Oh, we are family, yes. And this is Castle Town. Look at the background. We were here a couple of years ago. Then umupo tayo dun sa isang table. But it's John's first time here. John. Kaya talagang very historic, kumbaga. And then we went hiking. Marami rin kaming nagawa. So anyway, welcome back. Thank Kailan you. Kailan ka dumating sa Philippines? Oh, magkasunod tayo. From I left November 13. Sinikap ko talaga dahil dadating na nga kayo a few days after. So 1 week pa lang ako nakaka-uwi. Ayan, so you were in Manila. Yes. Ikwento mo anong ginawa mo? Oo, ang role ko sa bagong teleserye ng Dreamscape na pinamagatang Dirty Linen ay si Doña Shelo. It's a plum role, being the matriarch of the family. And I'm not really that kind, ha? I have a checkered past. Maraming nangyari sa buhay ko, hindi ko pwedeng sabihin, syempre. Pero naging very shrewd negosyante. Ako talaga ang nakakaalam ng mga iba't iba naming negosyo. Tipong may pagka-diktador, tipong may pagka-konting imeldific dahil mahilig sa mga kawanggawa at sa mga parties. I also sing. I love to sing. And then my children are John Arcilla and Angel Aquino and also my in-law na asawa ni John. I see Janice de Belen and Epi Kison. Meron ding mga youngsters na mga apo-apo ko doon. Francine Diaz, si Seth, at tapos nandiyan si Sanjo Marudo and then playing a very mysterious role na ano may pagka pailalim siya. I see Janine Gutierrez together with Christian Bables at saka si Joel Torre. Ang daming cast talaga. Yon. Kailan ang launch? Ang launch po ng show na ito ay sabi nila sa January 23, so I'm going back to the Philippines first week of January to continue the last part of the taping. So panoorin po ninyo. At ang maganda nito, nag-taping po kami within Luzon. Hindi ko pwedeng sabihin ko saan. At talagang nirecreate ng sa mahal na paraan ang aking mansyon. Wow. Nagawa kami ng tapos, mansyon. Tapos lock-in. No? Lock-in naka-lock-in taping kami, kaya mahirap. At ganun din, ang kahirapan ng role ko as Doña Shelo ay, syempre, kailangan, I'm very conscious na iba yung pag-play ko dyan versus Blood Sisters versus the other roles that I have. How do you approach that? How do you approach different types of roles? Meron akong bagong technique ngayon na ginagawa na it's because of my mindfulness, yung parang mas mulat, mas aware ka, mas awake yung senses mo. So, whereas, kailangan sa Eric Morris, as you know, I'm one of the few na nakapag-aral sa LA one-on-one with Eric Morris. Hindi no? naman so, ito yung method. Hindi. Eric Morris is the Eric Morris technique na maraming kami. So in a nutshell, what is it? Choice and choice approach. You draw from past experiences within you. So familiar ka. Familiar ka. Halimbawa na lang, kailangan ka umiyak. So umisip ka ng nakakapagpaiyak sa'yo. Pwedeng namatay ang kaibigan, namatay ang aso, whatever. At the moment, yon. O kung na galit, kung ano yung makakapagpagalit sa'yo ngayon, galit sa kapitbahay, nang iwan sa'yo na boyfriend, whatever, para paglabas ng emosyon mo, organic. Hindi yung parang mag-i-imagine tsaka ilalabas. So, tapos, yung mindfulness, kasi nga ang komplikado ng role ni Doña Shelo, hindi ko pinapahirapan ang sarili ko na kailangan malupit ako pero at the same time pailalim ako magsalita, ganito, ganyan. Hindi ko yung makakapture sa bawat scene. So sa bawat eksena, ibibigay ko ang pinakakailangan ko, ano yung basic objective of the scene. And then secondly naman, when I say mindful, nire-relish ko ngayon, ninanamnam ko yung focus ako, kaya very powerful ang
ang acting, pansinin niyo po, ha? Very powerful ang acting, focus na focus. Hindi yung parang ang dami mong iniisip o distracted ka or whatever. Kaya sa tingin ko, very pure yung acting na binigay ko. Very good. We look forward to that. You'll just judge for yourself kung ano yung acting ko. Maraming salamat po. It's a lot. Siyempre, aside from yung trabaho, taping, of course, towards the end of your trip, nag-spend ka ng time naman with our family sa Manila. Napaka-importante nun kasi nga, medyo nawalan ako ng oras. Pati sa mga kaibigan, di ako masyadong nakaka-reach out dahil nga sa naging busy nga sa trabaho. Pero pinilit kong mag-hold ng isang medyo malaking party, mga 50 people yon, Hermosas at saka La Fortezas, para talagang iparamdam sa kanila na nagre-reach out ako sa kanila, and for us to have a good food, good time, may lechon silang dinala, ganyan. At higit sa lahat, alam mo, halos never a dull moment kasi ang mga Hermosas born performers, kumanta, yun ang namimiss mo, di ba? Kumakanta, sumasayaw, si Leo, si Manny, sila Cheska, namiss ka nga namin ng husto. Yun, okay, yun. Babawi tayo next babawi year. Tayo doon. Robin, thank you for coming here to the Isle of Man at kayong dalawa ni John kasi nga naglalakwacha sila ni Roger ngayon, ano? It means a lot to us kasi alam mo, tayo magkahiwalay eh, no? Nandito ako, nandito ka sa New York. So it's important for family to meet up face to face talaga. Course, especially after COVID at yung magkani-i, ganyan. Anong nagustuhan ni John dito sa Isle of Man sa tingin mo? Nako, I think sobrang siyang nag-enjoy sa, you know, it's just a very relaxed place compared to New York. Tapos nag-hiking pa kami kanina. Ang ganda-ganda naman ng scenery dito. Tapos walang masyadong tao, which is nice. Big change from New York. Ang dami-dami and tao. And the food. Oh, masarap din ng food. And I'm just really happy na nakapunta na si John because this is actually... This is 2022. This is John's first visit outside of the United States since COVID. Kasi takot na takot siyang lumabas. Ayun, sa New York. Kumusta ang excited ako? Kumusta ang Christmas atmosphere doon? Tsaka yung mga decor na mga gigantic. Oo, naku, maganda na yan. Hahataw na kami yan because in the States, we usually... Right now, it's Thanksgiving week. That's why we're here. Sa States kasi we wait for Thanksgiving to be over and super hataw na kami ng Christmas. But we're very excited because I think ngayon talagang all out ang decorations and events sa New York City. Ang dami ng turista. Wala na COVID. Wala na rin masyado nagmamask. Hopefully okay naman. Dito rin walang nagmamask. Uh-oh. So I think that's all for now. Hopefully makapag-vlog pa kami. Lalo na sa mga pangyayari sa Times Square or ka-Christmas. Yes. Talong-talo kami dito. So thank you again for being here. I'm gonna miss you. But we'll see you next time. So thank you lahat ng mga test tubers. Sundan nyo ako ha. Mas dadalas naman ng vlog ko. I promise. I love you. Bye.